bilang ng Western Mindanao State University. Ito ang TV Aksyon Balita. Saan magdako ng Pilipinas, may TV Aksyon Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kami ang inyong lingkod, Joy Narlo. Magandang umaga, kabayan. Ako si Jasper Anino. Ako naman po si Karen Gonzalez. Ako po si Joyce Diozo. At ako si Liza Taguno. Maghahatid sa inyo ng mga balitang makatotohanan, tapat na naglilingkod sa bayan. Ito ang TV Aksyon Balita. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, EDSA sa kasaysayan ng panitikang Pilipino, Pangulo Ferdinand Marcos, binatikos. Sa larangan ng panitikan, mga modelo sa panahon ng militar, nobela at tula, kilalanin. Panulaan sa bagong lipunan, mga slogan, tumhayan. Revolusyong EDSA, itinaos sa ika-apat na republika. TV Aksyon Balita. EDSA sa kasaysayan ng panitikang Pilipino, Pangulong Ferdinand Marcos, binatikos Joyce Lioso, ibalita mo. Maraming salamat, Jasper. Noong 21 ng Setyembre, 1972, pinahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos ang pagpapairal ng batas militar sa kadahilan ng mas lalong sumasamang kalagayang pangkabuhayan at pangpolitika. Malimit na mga demonstrasyon ng mga estudyante at manggagawa at sumisidhing mga kaguluhang maaaring samantalahin ng mga komunista upang ibagsak ang demokratikong republika ng Pilipinas. Sa panahon ng pamamahala ni Ginoong Ferdinand Marcos na humigit kumulang ang 20 taon bilang Pangulo ng Pilipinas, pinangakuan niya na magandang buhay ang mga Pilipino. Kaya sa kanilang pananaw at sa loobin, napakagaling at napakahusay na Pangulo ni Ginoong Marcos. Para sa mga Pilipino, siya ang tagapagbigay ng ginhawa sa sambayanan. Subalit, sa kalauna ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo, naglaho ang tiwala sa kanya ng taong bayan. Sa kadahilanan ito, nagsimula ang people power at pagsasama at pagbubuklod ng organisadong sektor. Nagkaroon ng demonstrasyon ang kilusan ng mga mamamayan araw-araw dahil nais ng mga Pilipino na bumaba na sa pagkapresidente si Ginoong Marcos. At halinhinan na siya ni Corazon Aquino. Para sa taong bayan, si Presidente Cory Aquino ay simbolo ng katapangan, katatagan at pagbabago. Sinabi ni Ginoong Juan Ponce Enrile sa panahong iyon na dumating na ang panahon upang itatag ang pangmatagalang persepsyon ng lipunang Pilipino. Joyce Lioso, nagbabalita. Sa larangan ng panitikan, mga modelo sa panahon ng batas militar, nobela at tula, kilalanin. Karen Gonzalez para sa mga detalye. Karen? Maraming salamat, Joy. Masasabing may simbolong nakatabi sa pamanang iniwan ng EDSA sa sambayanang Pilipino. Ito ay ang sagisag ng pakikialam sa daloy o takbo at pamamalakad ng lipunan, pakikialam sa mga pagsubok ng pinagdadaanan ng lipunan, at pakikialam sa hinang unsod o udyok ng pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dahil dito, mayroon tayong mga modelo sa panahon ng batas militar sa larangan ng panitikan. Una, ang nobela na kung saan matutunghayan sa aklat na ito ang dekada 70 ni Luwalhati Bautista at Satanas sa Lupa ni Celso Alcarunungan. Karamihan sa mga nobelang nalathala sa liwayway, sa panahong ito ay masasabing nagbalik sa romantisismo. Karamihan sa mga akda ay pang-commercial, lalong-lalo na ang iyong mga nobelang pang-pelikula. Dadako naman tayo sa mga dula na kung saan ang karaniwang tawag sa iba't ibang dulang Pilipino na may impluwensya ng Kastila ay ang komedya, drama or sarsuela, o ang dala naman ng mga Amerikano ay ang vaudeville o stage show. Ang pamunahing layunin ng mga ito ay magdulot ng aliw. Ayon pa nga kay Dr. Johnson, ang mga ito raw ay eskapista sa kalikasan at sa mga sandali ng panonood ay nakapagpapalimot sa mga suliranin. Ang paloob daw ay iyong sumasalimin sa lipunan at pakikisangkot ng tao sa lipunang iyon. Ako po si Karen Gonzalez, nag-uulat. Susunod, panulaan sa bagong lipunan, mga slogan tunghaya. Revolusyon sa EDSA, idinaos sa ika-apat na republika. Antapoyan ang mga detalye sa pagbabalik ng
TV Aksyon Balita. Ako'y sinilang at namulat sa bayan na kung aking mawari. Bayan na malayo sa aking minimiti, lumaki sa squatter, palaboy sa lansangan, kaliwat kanang krimen ang laman ng pahayagan, malayo sa bayan na aking pinapangarap. Sa mura kong isipan, minsan napatulala, hinahangad na bayan, maahon sa kahirapan, walang mga katiwalian at kasamaan sa pamahalaan. Matatapat at mabubuting maglingkod sa mamamayan at bayan. Mamamayang masagana, mamamayang masisikap at mabubuti. Kami Kargador, mangingisda, magsasaka. Malalita kong ituring, sadyang nasa palad. Pantawid, pamilyang Pilipino, biyaya sa lahat. Inaakay sa tama at matuwid na landas. Pinalawak ang programa Edukasyon at Kalusugan. Mapabatid ng mga kabataan sa kasalukuyan. Maging huwaran at pag-asa ng bayan. May dangay puri na mamalis sa lipunan. Ako si Karen Jean Gonzalez. Ako si Jasper Anino. Ako si Joyce Liozo. At ako si Daryl Joy Narlo. Pilipino sa makabago. Kung kaya mo, kaya ko. Kaya natin ang pagbago. Ito ang TV Aksyon Balita. Panulaan sa bagong lipunan, mga slogan tong hayaan. Liza Taguno, umaaksyon. Liza? Maraming salamat, Joy. Makalipas ang ilang buwan ng martial law, naulinigan ng mga mamamayang Pilipino ang mga sumusunod na slogan para sa bagong lipunan. Una, ang pagsunod sa magulang ay tanda ng anak na magalang. Pangalawa, tayo ay magtanim upang tayo ay mabuhay. Pangatlo, magplano ng pamilya upang buhay ay lumigaya. Pang-apat, tayo'y magbigayan at huwag magsiksikan. Pang-lima, tayo'y kumain ng gulay upang humaba ang buhay. At ang pang-anim at panghuli, sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Ang tulang dugo ng bagong panahon ni Vicente de Masalang at sa dibdib ng mga kapatid kong Muslim, Jose Garcia Relevo, ay isa lamang sa mga tulang isinulat noong panahon ng bagong lipunan. Ito si Liza Taguno, nag-uulat. Balik sa iyo, Joy! Revolusyong EDSA, ininaos sa panahon ng ika-apat na republika. Live tayo kay Karen Gonzalez. Karen, kumusta dyan? Live tayo ngayon dito kung saan makikita nyo sa aking likuran, nagkakaisa ang mga mamamayang Pilipino upang idaos ang Revolusyong EDSA. Hindi masawata ang silagbo ng kanilang pagnanais ng pagbabago sa lipunan, ang sistemang sumasakal sa mga tao, plano na sa masa. Sa pagpapatibay na ginawa ng administrasyon ni Cory Aquino sa pamamagitan ng pagratipika ng konstitusyon, itinalaga ang Pilipino bilang wikang pambansa at lingua franca na napaukit sa bagong konstitusyon ng ika-apat na republika. Nagaguhit sa isipan ng sambayanan ang kahalagahan ng sariling wika bilang pagbubukos ng isang bansang katangi-tanging kasaysayan ng saliglani. Kung kaya, sa panahong ito, makikita ang pagbabago sa mga balita at palabas sa telebisyon na ginagamit ng wikang Pilipino tulad ng TV Patrol, Saksi, Unang Hirit, Umagang Kay Ganda, Salamat Dok, Rated K, Mel and Joey, Going Bulilit, Totoy Bato, May Bukas Pa, Tayong Dalawa, Pieta, All About Eve, at Babaeng Hinugot sa Aking Tadyang, at iba pa. Mababakas din ang pagbabago sa pelikula, sa mga tula, maikling kwento, nobela, sanaysay, talumpati, awiting Pilipino, at sa mga pahayagan. Sa muli, ako po si Karen Jean Gonzalez, umaaksyon. Balik sa iyo, kabayan. At dito nagtatapos ang ating 10 minutong pagbabalita. Palaging sumunod sa mga health protocols at maging ligtas. Hanggang sa muli sa paghahatid ng mga makabagong balita. Ang
balitang mas pinalawak, mas pinalakas. Ito ang TV Action Balita. Ilang araw na lang, finals na!